sinabi? Jerome Buwan, good actor, everything. Ba, ano daw, nakakainis daw siya as Nina. Oo nga. Effective. Sakto yung yabang, ang galing. Sakto yung yabang. Sakto. Ang yabang nga nakakainis. Anyway, nagpatawag si Daryl. Sa ating lahat, sa lahat ng tropa, ganun, hello, hello. Ito naman, ha, talagang kasama ko forever and ever. And yes. Born as, ha, okay yun na, ba't kami ganyan? Anyway, oo. Pinaprint. Marami sa inyo, kilala ko na at sumasama-sama sa akin pag umiikot. Pangasinan. Mga people. Oo, ganun. Lahat na. At, ewan, ba't ka nagpatawag, Daryl? Marami. Well, marami kasing kwento-kwento kung sino ang tunay na loyalist. Yes! Ano ba yung kwentong ganon? Kasi sa totoo lang, kilala ko naman kung sino nandun nung umpisa. At sino yung wala at nagpapanggap lamang. Kaya't ganon. Ngayon, nag-iiba na yung story. Maraming claim here and there. Isa yon, kaya papatulungan ko sa inyo kung paano anong dapat gawin. On one hand, sinasabi politics is addition. On the other hand, syempre, iba ang turing dun sa mga nandun sa hirap at hirap. Eh, itong mga sumulpot lamang nung may ginawa, eh, ibang usapan. Yes. Yung mga pinklawa na biglang loyalist, yung mga dilaw naman talaga, ang bituka at diwa, eh, hindi naman sila kasama natin eh. Eh, okay hello, lang. Bituka, tayo yun, sir. Hello. Baboy mo sa ano. Ayaw ka na naman, direct. Ayaw na naman yung tayo eh. Magtigil-tigil ka sa direct. Tigil-tigil ka naman. Tumigil ka direct. Mag-uulong ka po pa tayo. Anyway, so yun, yung mga loyalist at hindi loyalist. Puka nga, Daryl, ba't ka nga nag-meeting-meeting? Magsi-CR na naman yan, Sen. Malaglag mo yung tae. Kadiri kayo, ha? Anyways, ganun. Sino yung loyalist, sino yung hindi. Tapos, feeling ko kasi may sinister play na pinag-aaway yung Marcos at Duterte. Yes! Aba, ibig sabihin nun, hindi ko mag-gets. Alam naman natin, unit team was really joining of the Marcos forces with Duterte. At alam ko rin ang limitasyon ng Marcos. Meron kaming boto sa Northern Luzon at sa iba't ibang lugar na Ilocano. May Waray, may konting NCR, may here and there. Ang total, kung arithmetic lang, eh, pumapalo sa 15-16 million. Paano na-achieve yung 31 million? Dahil sa Duterte, dahil nga unit team. Yeah, ako, tinuturing kong utang na loob yun, kahit papano. Kaya, nagtataka ako bakit sinasabi na wala nang pakialam ang Duterte. Nagugulat lang ako sa ganun. Lapit mo, man. Lutas na mag-inom ko ang kinukunan dito. Wala, yung ganun, naiilang ako kasi maraming mga forces na pinagpipilitan na ipasok. Eh, di ba ganyan talaga ang gera, di ba? Unang-una, you debilitate, demoralize yung kalaban. So, yung unang-una, eh, yung mga tunay na loyalista, sinasantabi at naghahari yung ibang sinasabi na peke. Ikalawa, yung mga kalyado mo, patatalsikin. Eh, kalyado naman natin ang Duterte, bakit biglang ginagawa ng kwento? Correct. Tama. Ako, ewan ko, I saw the president on Sunday. Looks good. He's so relaxed, he's so chill, he's very happy. And I think I kept telling him that he has a role to play in everything. Kasi wala naman nakakapag-unite ng Pilipinas kundi siya pa rin dahil ayun, ang taas ng pagtingin ng tao, di ba? Umalis na siya, nag-retire na siya, iba na yung Pangulo, pero tinitingala pa rin si Presidente Duterte. Malaking bagay talaga yun. Ikatlo, yung third issue ko, hindi ko alam kung saan patungo. Eh, eto ha, I'm going to ask you. Ako mag-interview sa inyo, balik pa patay din. Patay tayo dyan. Yung ikatlo, ano ba yung con-con sa Congress? Kasi, nalilito ako yung interview ko nga lahat ng congressman. Sa pakiwari ninyo, ano yun? Dahil sinabi na ni Bongbong, ni PBBM, na hindi priority yung constitutional
amendment. Although we know importante 'yon right now, ang tutukan natin trabaho, pagkain, presyo, corruption, crimen, etc. Sinabi naman niya, which sa akin tama naman 'yon. Kung may gustong magpalit ng konstitusyon, siguro 'yung pamilya na namin kasi very clear naman 'yung 1987 many provisions are clearly anti-Marcos provisions. Yes. Yes. So kung sino ang mamumuna sa pagpapapalit niyan, eh dapat kami. Kaya lang, now's not the time. Maawa muna tayo sa hindi nakakakain, walang trabaho maayos, and so on. Ano? So, ang tanong, bakit biglang pinupush ng todo-todo yung CONCO? Nagtataka ako, sino bang gustong mag-prime minister? Sino bang may gustong mag-presidente for life? Hindi ko maintindihan sa pag-aling at sinabi ng wag na muna eh. Kaya, ewan ko. Ewan ko, nagiging praning na ako, pero ang daming developments lately na hindi ko maintindihan. Baka mas marami kayong Marites, Maricon at iba pa. Paki-brief lang. O, mga bakles. O, mga bakles. O, Daryl, ikaw. Mga bakles, bakla, anong latest? So yun, and dapat ano, kasi sa ngayon, parang na, ako, na misinterpret nila yung sinabi kong, yes. Ano, yung sinabi kong, sinabi ko lang naman, naku, pag narinig pa nila yung sinabi mo sa Davao. So ang sinabi ko lang naman, it will be very hard for the Marcoses to reach out to the Filipinos kung hindi nag-pave ng way si President Duterte. Oo naman, inuubos niya lahat ng kalaban namin. Yo! Kinikilig tama. So, kasi maraming ano nagrereklamo mga self-proclaimed loyalista na dapat daw mag-sorry daw si Direk. Dahil sinabi ko yun ang sinabi ko lang po ganito sa SMNI. Sabi ko, Duterte's will be part of the film because we know na because of the Duterte's nawala yung hirap ng mga, hindi na nahirapan ng mga Marcos na mag-reach out. Well, plainly because number one, even though hindi naman, even though sabihin pa natin na it's the Congress na nagsara ng ABS-CBN, I know for a fact na ang ABS naman araw-araw bumabanat sa Marcos. So, yun yung point ko ngayon. Ang malaking bagay yun sa kampanya na walang ABS. So ako sa inyo lang, ako naman, sinabi ko, I will say sorry naman if I offend people, pero I will not say sorry if the pain and the hurt was voluntarily taken. Kasi ang nangyayari sa nag-aaway yung mga loyalistas at saka mga DDS, eh sabi ko naman, Inday and the PBBM, they're very okay, you and PRRD, very okay. So I think, ano to eh, parang ginugulo tayo, so natatakot ako kung... Parang nakaka-alarm na gustong matanggal ang Uniteam. And you being the one who coined trivia yan na, it was Senator Aimee na bumuo ng salitang Uniteam. Medyo nakaka-alarm yun for her. No, walang galing na mismo kay Senator Aimee, they are supporting each other, they are very welcome. Though sometimes they have different views on certain issues, of course, super ate will always be super ate. Tingnan nyo, pinapakinggan niya nga ang statement ng presidente na huwag muna i-prioritize, pero may ibang gumagawa. Siyempre, nagtama naman yun. So, yun nga. So, yun nga. So, you know, yun lang. And, wala, nagdududa lang ako na meron talagang mga grupo na pinag-aaway-aaway, pinagsasabong-sabong tayong lahat. So I think we call the meeting to find out sa inyo, ano ba talaga nangyayari? Ba't may mga lumalabas na mga kwentong ganyan na walang katuturan, walang basehan? I don't understand where it's coming from. Siyempre, nakakawat, 8 months na ba ang Marcos administration? 8-9 months? So, lumalabas na may iba-ibang opinion, many different policies. But I think that's part of a healthy debate. It's important that hindi lahat sasang-ayon, hindi lahat tatangu-tango. Hindi naman pwede. Mabuti nga, dinidebate para we get to the best solution. That's always the issue. So, yun, I think it's very healthy for policy that there should be debate. Kaya lang, itong mga kumakalat, that's talagang unhealthy and yes. Insidious and sinister and kung ano-ano na. Puro horror films. Oo, puro pang horror movie. Yun. Yun.